Ito raw player na ito mga idol ang magandang backup center para sa team ng Los Angeles Lakers. Pero bago natin pag-usapan yan, ito muna ang drama surrounding Harden at pati na rin Philadelphia dahil matitigman yata ng Sixers ang galit ni Tory Harden. Balita nga sa atin ni Ramona Shelbourne na may nagsabi daw sa kanya yesterday na umpisa pa lang daw ito. Umpisa pa lang daw ito ng gagawin ni James Harden para nga daguing uncomfortable ang buhay ng Philadelphia 76ers going into training camp. At mukhang nga hindi nagbibiro itong si James Harden mga idol. Mukhang seryoso nga siya. Mukhang nasaktan nga talaga siya matapos siyang paasahin netong Sixers GM na si Daryl Morey. Kaya daw pala siya kumuha ng discounted deal last off season ay dahil pinangakuan siya ng long-term deal. Pero yung pangako ngang yun mga idol ay napako. Walang long-term deal na ibinigay dito kay James Harden kagaya ng sinabi sa kanya last off season. Kaya naman mga idol, ngayon ay si James Harden ang gagante. Matapos nga siyang saktan, matapos nga siyang paasahin, ngayon naman matitigman daw ng Sixers ang very toxic situation na nararamdaman nga rin ng team ng Houston Rockets mga idol, kanilang natikman nung gusto na rin umalis doon ni James Harden. So abangan nga natin mga idol for the rest of the offseason kung anong kalalabasan ng Sixers pati na rin ni Harden sa kanilang bagyong tatahakin. At ngayon ay yati lang ang pag-usapan, ito nga ang suggestion sa team ng Los Angeles Lakers na perfect backup center nga daw para sa kanila for next season. Yan ay walang iba kung hindi si Blake Griffin. Sabi dito, NBA executive suggests Blake Griffin as depth addition for Lakers. And ayon sa full report, Blake Griffin is still out there nga daw. At sa tingin ng executive na ito, na he is best fit nga daw para sa team ng Los Angeles Lakers. And well mga idol, maraming ang Lakers fans ang agarang umalma. Umayaw nga dito sa idea na ito, sa suggestion na ito. Lang dahil nga daw mga idol, matanda na si Blake Griffin at hindi na nga daw siya katulad ng dati. Last season nga ay nag-average itong si Blake ng only 4 points per game, 3 rebounds and 1.5 assists per game while averaging 48% sa field. And well mga idol, nakita niya lang ang kanyang sarili na maglaro in just limited minutes, 13 minutes per game. Yes, maganda nga daw sana na addition itong si Blake Griffin sa team ng LA Lakers kung sumali siya dito 3 to 4 years ago, kung saan talagang may production pa rin siyang nagagawa para nga sa isang koponan. Pero ngayon nga mga idol na parang nasa sunset na ng karir itong si Griffin ay baka hindi rin daw magamit ito ng team ng Los Angeles Lakers at masayang lang ang kanilang roster spot dito nga kay Griffin. And I think mga idol personally ang dapat na hanapin na backup center ng team ng Los Angeles Lakers ay yung young and athletic, yung kayang gawin yung Dwight Howard role noong 2020. Dahil alam naman natin na pinapattern ni Rob Pelinka ang team ng Los Angeles Lakers for next season dun sa 2020 Lakers. And I don't think na kaya ngang punan yon ni Blake Griffin mga idol yung Dwight Howard role na yon. Pero magandang veteran presence ha itong si Blake Griffin. Pero I think may enough veterans naman na ang team ng Los Angeles Lakers. LeBron James na yan tapos Anthony Davis pa. Pero anyways mga idol, let me know your mga suggestion kung sino ang dapat nakuhanin ng Lakers para nga sa kanilang backup center. Komento nyo lamang yan sa ating comment section.